it's Marianne, and for today's video, i-share ko sa inyo kung paano nga ba ako nag-loss ng 9 kilos in just 4 months. Yes, 4 months. Inabot ako ng 4 months kasi total hindi ko naman minamadali yung pagpapapayat. Bago pala tayo mag-umpisa guys sa video na ito, disclaimer lang, hindi po ako expert. Hindi po ako expert sa mga diet-diet MME. I-share ko lang sa inyo kung ano yung mga naging experience ko at kung ano yung mga ginawa ko. And hindi ko naman to sinasuggest na gawin ninyo. Parang gusto ko lang din i-share sa inyo kung paano yung aking loss weight journey. Kaya ayun, let's get into the video. Papakita ko lang din yung picture ko nung 75 kilos ako at saka yung 67 kilos. Ayan. Una, bago ko simulan yung diet ko, bago akong magpapayat, tinanong ko muna yung sarili ko kung bakit gusto kong magpapayat. Ano nga bang mga reason kung bakit gusto kong magpapayat? Ayan. Sabi ko, need ko nang magpapayat kasi parang nasusobrahan na, parang yung kilo ko dapat na nakaano sa height ko. Kasi ang height ko 5 flat. Pero hindi ako sure kung 5 flat ah. Bawat height kasi meron talagang nararapat na ano, tamang kilo may nararapat. And ako is 50 kilo to 45. Ayan. So, kailangan ano, ganun. Kasi, pag hindi mo nasunod yon, ano ka na? Overweight. Overweight ka na sa height mo. Kung ba hindi siya balance. Kaya, sabi ko, ito na rin yung time para magbawas ako ng kilo ko. Gusto kong magpapayat kasi ang iniisip ko din is yung health ko, yung kalusugan ko. Kasi sa side namin, sa side ng papa ko, may lahi kaming high blood. Kasi malulusog kami. Lahi namin malulusog. Kaya, ano, lalo't sa Pilipinas, sobrang init. Usong-uso talagang magkaroon ng, minsan, stroke. Yun nga, high blood din. Kaya, sabi ko, need ko nang magpapayat. And then, hindi ko na din nasusuot yung mga gusto kong damit. Nahihirapan ako maghanap ng size. Tapos, alam niyo yun, sobrang maghirap maghanap ng size, like sa pants, sa shirt. Parang ilang kailangan po, makapunta ka ng iba't ibang store, makahanap ka lang ng size mo, ganun. Kahit na anuman po ang size natin, is maganda po tayong lahat. Ayan. Pangalawa naman is, bigat ko pala dati is 75. And, ano, ngayon is 67. Hindi pa naman siya totally payat na payat. Pero masaya na din ako sa resulta kasi akalain mo yun, sa 75 kilos nakabawas na ako ng 8 kilos lang pala guys. Ha, nasaba ko kasi yung 67, kaya ayan, 8 kilos po. 9 kilos. Masaya na ako. And ang pinaka goal weight ko is 55 to 50. Ayun, yun yung goal weight ko. And alam niyo ba yun, pag nakabawas kayo ng ano, pag nabawasan nyo yung timbang nyo, parang ang gaan-gaan sa pakiramdam. Parang, yun, unti-unti mo nang nasusuot yung mga gusto mong isuot. Ganyan. Tapos, hindi na masyadong nahihirapan. Tapos, yung mga dati kong malilit na damit, nasusuot ko na. Ayun, masaya lang pag ganun. Masarap sa feeling pag yung mga goal mo is na, ano mo na, nare-reach mo na. So, punta na nga tayo kung ano nga bang diet ang ginawa ko. So, ang ginawa kong diet is keto diet. Nag-start ako noong February 5, nung dumating ako dito sa Japan. Kasi si mama, nag-low carb din siya, nag-keto din siya. Masala ko na-encourage na gawin din yung diet. Ayun. So, keto diet na yung ginawa ko. Low carbs siya. It means no sweets, no pasta, no bread, no chips, no rice. Ayun, no rice. So, ang ginawa ko, nag-ano agad ako, no rice, as in no rice, puro ulam lang. Guys, may sinalihan pala akong group page sa Facebook, yung low carb intermittent fasting. Andun lahat yung mga pwede at bawal kainin, at meron ding nagsishare ng mga journey nila ng before and after nila. Kaya, check nyo guys, sa Facebook lang, LCIF, low carb intermittent fasting. Meat, beef, chicken, fish, yun, tsaka mga gulay. Yun agad ang ginawa ko. Pero, kung hindi kayo sanay sa ganun, ano,
unti-untiin nyo hanggat sa ma-reach nyo yung no rice na kayo. Huwag yung bibiglain kasi nakakasama din yun. Pero ako, tagang desidido akong magpapayat. Kaya, nag-no rice ako kagad. Pero kinaya naman ang body ko, ha? Minsan, hindi na ako nagbe-breakfast. Or minsan, kumakain ako ng one bread kahit na bawal. Pero, yun, dirty low carbs ang ginawa ko. Hindi ko naman totally sinunod lahat ng mga bawal. Kasi, ang daming bawal kung talagang susundin nyo yun. Yung bawal. Eh, ayun nga, sa lunch, ayun, ulam lang din kinakain ko, pero depende kung yung ulam is bagay niya, is rice. Kumakain din ako ng mga ganitong kadaming rice lang, mga isang kutsara, dalawang kutsara, ganyan. Kaya nga, dirty, low carbs yung ginawa ko. Tsaka, hindi ko naman din minamadaling magpapayat. Masaya na rin ako dahil, ayun, nakabawas na rin ako ng kilo, ilan pa lang, pero yeah, update ko din kayo kung na-reach ko na yung goal ko. Ayun. Sa dinner, naglalaga ako ng egg or nagpa-fried ako ng egg. More eggs. Kung ayaw nyo mag-rice eggs, sa eggs kayo bumawi. Ganun ang ginagawa ko. Tapos, sa workout naman, yes, nag-workout ako. Ang ginagawa kong workout is yung elliptical tapos running, yung treadmill. Nung una kasi, nung hindi pa nagsasara yung gym, ginagawa ko is yung elliptical, yung gumaganong-ganon, tapos yung may hawakan na ganyan. Nung una, 30 minutes yung ginagawa ko. Pero nung, alam niyo yung first time na nag-try akong mag-gym, hilong-hilo ako mga zahay, hilong-hilo ako, tapos nagusuka-suka. Kasi siguro hindi nga sanay, kaya ganun, talagang mahihilo ka. Pero nung nasanay naman na din ako, like 30 minutes lagi, mas dinagdagan ko yung time. Ginawa ko siyang 40 minutes. So, ayun, ginawa ko siyang 40 minutes. Tapos, nagwe-weights din kami ni Mama, nagwe-weights kami. Tapos, yung four legs, yung gumaganon-ganon. Tapos, nung nag-close yung gym, ayun na. Hindi, syempre, nandito lang sa bahay. Nag-order si Mama nung maliit na treadmill. So, yun yung ginagamit namin. Pero nung nagkaroon ng treadmill dito, 30 minutes lang lagi yung ginagawa ko running. Minsan 10, minsan 20. Depende sa mood ko. Tapos, tinry ko din yung Chloe Ting, yung full body shredded, tsaka yung abs shredded. Ay, sobrang ganda nun, guys. I-try nyo yun. And, effective naman talaga siya. And, masaya din kasi, sa una, struggle. Pero habang tumatagal, mas sanay na din yung katawan mo. And yun lang naman yung mga naging experience ko sa diet ko. Yun lang din yung ginawa ko. At saka minsan kasi, kaya napapatagal din yung pagbababa ko ng timbang. Kasi hindi naman natin maiwasan mag-cheat day. Ganun. Cheat day, syempre. Kung gusto nyo naman mag-cheat, go lang. Huwag nyong anuhin yung sarili nyo. Kung may gusto kayong kainin, go. Basta, yung lang ba, yung may limit, yung alam niyo sa sarili niyo na yung parang pag nakatikim na kayo, okay na, ganyan. Hindi, wag na yung super lamon kasi talagang mababawi kung nag-diet kayo tapos nilamon nyo ng nilamon. Ayun lang guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel, like this video, and click the notification bell para ma-update kayo every time I upload a new video. So that is all for this video, guys. See you guys soon. Bye! And kung may katanungan pala kayo, just comment down below or just PM or DM me sa aking mga social media accounts.